Anong mga content nga ba ang pwede nating gawin para lumaki ang ating engagement, reach, at dumami ang ating mga followers? So before tayo mag-proceed at sagutin yung question na to, guys, so mag-disclaimer muna tayo, okay? Ito ay base lamang sa aking aktwal na karanasan at ito ay para lamang sa mga content creators na nag-uumpisa. Content creators na walang time para gumawa ng specific na niche at kulang sa resources para bumuo ng isang pambihirang content or quality content. So ayan, guys, so at least hindi nyo na ako ibabash kasi nga ito ay base lamang sa aking aktwal na karanasan at ito ay para sa mga nag-uumpisa pa lamang at walang mga resources para gumawa ng quality content, okay? So, alam naman natin, guys, na para mabilis dumami ang inyong followers or ang ating followers, engagement at reach, ay kailangan nating gumawa ng isang quality content. Yes, kailangan nating gumawa ng quality content, which is naintindihan nating lahat 'yon. Para mabilis tayong mapansin. Pero para sa ating nag-uumpisa pa lamang, walang masama sa paggawa ng content na trial and error. Ibig kong sabihin ng trial and error ay susubukan natin ang iba't ibang klase ng content na kaya nating gawin. Sa paraang ito, makikilala natin kung ano ang gusto ng ating mga followers and kung anong content ang nababagay para sa atin. Yes, guys, very important kasi na malaman natin kung anong content ang gusto ng mga manunood or ng mga followers natin para mag-engage sila sa ating content or sa ating mga video na ina-upload. So kaya kailangan at walang masama na mag-trial and error tayo hanggat malaman natin kung anong video ba talaga or content ang gusto natin gawin at gusto ng mga manunood. Pero ang tanong ng karamihan, guys, or ang tanong ng mga followers ko usually sa akin, anong mga content ka ba ang pwede nating gawin para lumaki ang ating engagement, reach, at followers para sa ating baguhan na content creators? Okay, first, kailangan natin sundan yung mga trend or kailangan natin gawin yung mga trending. Ibig sabihin nito ay gumawa ka ng mga content base sa kung anong subject ang trending at mga pinag-uusapan ng mga tao ngayon. For example, current issue tungkol sa nangyayari sa ating bansa or sa mga sikat na personality o di kaya ay pagbibigay ng mga reaction sa ibang sikat na content creators. Sa pagsunod ng trend, madali mong makuha ang atensyon ng mga manunood at nagiging curious sila sa iyong mga content. So ayan, guys, yung trending, ibig kong sabihin sa trending. So number two is kailangan searchable content. Yes, very important, guys, na searchable content para continuous yung panunood ng mga tao or ng audience ng inyong content or kaya video. Ibig kong sabihin nito, ito ay mga content na kadalasang sinisearch ng mga tao kagaya ng mga tutorial videos or content na sinasagot ang specific na tanong. Kagaya ng video na ito kung saan sinasagot ko ang tanong na anong mga content nga ba ang pwede natin gawin para lumaki ang ating engagement, reach, at dumami ang ating mga followers. So guys, itong video na to, ito yung question niya, sinasagot niya, which is usually is tinatanong ng mga tao or sinesearch sa mga tao sa social media. So yan ang ibig ng searchable content. So yan lang, guys, yung dalawang tips na yan na pwede kong ibigay sa inyo. At ang dalawang tips na ito, guys, ay sobrang effective. Pero kailangan pa din natin ng mahabang pasensya at pagiging consistent sa pag-upload ng mga videos. Kasi, guys, madami sa atin ang nagrereklamo kay Meta kung bakit ang kanilang mga dashboard ay puro kulay pula, pero nakalimutan nilang tanungin ang kanilang mga sarili kung consistent nga ba sila or nag-upload nga ba sila ng mga videos para sa kanilang mga followers at mga audience. Kaya dapat tandaan natin at ang tatlong words, trending, searchable, at consistency. Again, trending, searchable, at consistency. So ayan, guys, maraming salamat sa panonood and I hope na may natutunan kayo sa video na ito. So salamat and good luck sa ating lahat. So huwag kalimutan, trending, searchable, and consistency. Bye-bye!